narito ang isang paraan na aking ginagawa kapag gusto kong tanggalin ang mga malas o yung mga negative energy na mayroon sa aming bahay. Nararamdaman ko ito lalo na kapag mabigat ang pakiramdam ng aking katawan o hindi naman kaya ng aking mga anak. Para sa akin ay negative energy iyon. Kahit na simpleng sakit ay aking ginagawa ng ganito. Narito ang mga kailangan kong gamitin para sa ating pagpapausok o pagtanggal ng malas. Ito ay insenso kamanyan na nabibili sa mga tindahan. Piso lamang ang isa nito. Sa ngayong oras, ang aking gagamitin ay 5 piraso, ngunit nailagay ko na yung 3 piraso. Meron pa akong 2 natira, yun yung ilalagay natin dito. Ito naman yung mga tuyong dahon na napulot ko sa labas ng aming bahay, sa paligid ng aming bahay. Kasama na rin ang mga tuyong kahoy. Mayroon din akong nakuhang uling sa gilid ng aming bahay. Isasama ko na rin ito para magbaga. Ngayon, meron akong ginamit na pang sapo sa aking lagayan para hindi ako mapaso mamaya. Kailangan din natin ang basahan pang hawak kasi nga ito ay ating aapuyin para hindi rin tayo mapaso. Narito yung 2 insenso at kamanyang na natira ko, ilalagay ko na siya sa aking lagayan. Gumagamit ako ng gunting para ito'y aking buksan. Pero minsan kapag nagmamadali ako, diretso na yan na inilalagay ko kasama yung plastic at yung kahon, yung pinagdidikitan. Ganyan yung itsura ng insenso at kamanyan na mabibili mo sa tindahan o hindi naman kaya ay sa palengke. Inilalagay ko siyang lahat, sinisigurado ko na walang matitira kasi nanghihinayang ako sa insenso at kamanyan. Mabango kasi yan kapag yan ay umuusok na sa ating kabahayan. Kailangan natin ng kapirasong papel at lighter, panindi. Ito yung magsisilbing panindi natin dito sa ating insenso at kamanyan na papausok sa ating bahay. Ganyan lang kasimple yung ginagawa ko. Kapag namatay yung apoy doon sa papel, sindihan nyo na lang ulit ito. Kung wala kayong lighter, maaari naman gumamit ng posporo. Kapag umaapoy na siya, yung mga tuyong dahon na nakuha nyo at yung mga kahoy na maliliit na nakuha nyo sa labas ng bahay nyo, ilagay nyo sa ibabaw. Pero kapag namatay ulit ang apoy, maaari nyo ulit yung sindihan gamit ang papel, kagaya ng ginawa ko ngayon. Ayan, mag-ingat lang kasi nga mainit ito, apoy ito. Mamaya naman gagamitin ko yung gunting para panghawak sa mga bagay na nilagay ko dyan sa loob ng ating lagayan. Hayaan nyo lang mga kaswerte na umapoy ito hanggang sa magbaga ito ng tuluyan. Yung uso kasi nito, ito yung kailangan natin. Ito yung pang-iikot natin sa tao na mayroong karamdaman at sa buong bahay natin para makatulong pantanggal ng mga negative energy o mala sa ating bahay. Ngayon, inuna ko yung anak ko. Pinalibot ko sa kanyang katawan yung insenso at kamanyan na ating ginawa kanina. Sinagurado ko na ito ay mausukan at malanghap niya ng kaunti yung usok. Huwag niyo masyadong ilapit sa kanyang ilong, lalo kung bata. At paalala po mga kaswerte, huwag na huwag niyo po itong gagawin, lalo na kung merong sakit ang tao na iyong paggagawan. Ibig kong sabihin sakit, yung may mga asma o yung mga malalang sakit kasi baka hindi po nila kayang amuyin yung usok nito. Mag-ingat pa rin po tayo. Ngayon naman, ako naman na magpapausok sa akin sarili. Dapat to iniikot sa ating katawan. Pero dahil nga ako lang ang nag-iikot, giniganyan ko na lang siya sa aking katawan. Ang mahalaga ay nausukan ko yung aking buong katawan. Pagkatapos ko magpaikot sa aming katawan, ito naman ngayon ang gagawin ko. Iikot ko siya sa buong bahay namin, unahin ko sa pinakaloob hanggang ito ay makalabas sa aming main door para kasama niyang lalabas yung malas sa bahay namin. Ito na yung katapusan niya, nasa labas na ito ng aming bahay. Kailangan bago siya maubusan ng baga o ng usok, ay nailabas mo na ito sa inyong bahay. Ito ay nagsisilbi na namatay na o nawala na yung negative energy na mayroon tayo sa ating bahay.
maaari mo naman itong gawin, pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina mga kaswerte, siguraduhin niyo po na walang taong may asthma o allergy sa usok na kasama niyo sa bahay. Hahayaan ko lang siya sa labas ng bahay namin sa buong magdamag. Hanggang bukas ng umaga, pagising ko, saka ko lang siya itatapon. Maaring sa basurahan o hindi naman kaya ay sa kanal.